not unless gusto nilang early game, mananalo sila sa early game kapag Mage tas carry yung maging lineup nila. Pero Fredrin kasi is usually leaning towards pagdating sa late game, pagdating sa mga Lord Dances. So medyo mahirap, pero it's going to be Moskov. Yun yung binagit natin kanina. Sinournament na ni Santi ang Moskov. Maad, grabe ka dun, Min. Na-predict mo na, 10 seconds pa lang. Ganun galupit ang prediction. At ngayon naman, Chantel, mas mahirap i-predict to. Ito mahirap to. Mahirap i-predict. Teka lang ha. Benedetta, Ling. Anong hero yung ilalabas ni Carl? Tingin ko Benedetta o Ling eh. Benedetta, Ling pwede. Benedetta, Ling. Pwede, nakapakito. Why not? Why not, diba? Ganun Ling. Din naman. Ling na ikita ko. Pero medyo mahirap siya against dun sa reverse time ng isang Diggie. Pero ano kasi, gets mo na may pag-retreyan siya eh. Oh! Oh! They will go for the Diroth! Possible Diroth jungle or Lapu-Lapu jungle. Hindi pa natin pwede tanggalin yung fact na yung Lapu-Lapu eh, hindi maja-jungle eh. Kasi may mga naglalapu jungle din. Ito nga medyo... Either lang dun sa dalawa. Medyo curious ako dito. Kasi alam naman natin, di ba, comfort pick din ni Sanford ang isang Diroth. Oo. Kasabayan na rin ang Lapu-Lapu. So makikita natin mamaya kung magkakaroon ba ng kapalitan. Pero Diroth, Carl. Diroth, Carl, TZ. Tank din ba to? O... Tingin, ano bang meron? Pili ko tank. Mataas ang chance sa tank kasi skill dependent naman siya. So yung firepower niya is magde-depende doon sa HP nung kalaban, which is actually good against Fredrin. Gets mo eh, kasi yung Diroth, ang ganda niyang pang shred doon sa makuunat na hero. So kung jungler matchup lang, nasagot na ng Echo yung Fredrin na katanungan na kumbaga, kung may Fredrin jungle yung kabila, ano sagot natin? E di pang shred, there goes the Diroth. Tsaka ang ginawa kasi dito ng side ng Echo is parang may option ka either Karina or Diroth. So kailangan din natin dito ng other physical para meron magko-compensate kung hindi pa mataba yung carry. Kasi meron silang artillery burst with this Farsa. And for the side of Blacklist International, this is the usual lineup na ginagamit nila eh. So it's up to them kung paano nila gagawin. Kailangan i-speed up nila dito yung kanilang rotation. Oh, nako, ito na nga yun. Game number 2, Blacklist International. Mapapabilis nga ba nila ang laro ngayon na meron na silang Diggie na talaga namang kayang magbigay ng napakataas na poke? At ito na nga ang nakikita natin sa gold lane, ang 2v2 na gold lane, especially kapag may Diggie, gusto mo talagang alagaan yung marksman mo. Oh, speaking of Diggie, actually parang iba nga yung naging rotation ngayon ng Blacklist International dahil nauna si Oh My Venus doon sa may bottom lane. So alam nila dito, since dito din naman magsuspon yung turtle objective. Although for Echo, this is a different rotation for them. So healed na ngayon ang gamit ni Yawi at hahanapin, magkakaroon na ng movement. Balik na ulit sa dati. Kumbaga nagsimula lang doon sa XP lane tapos magro-rotate na rin agad sa gold lane. And alam naman natin na magiging ultra fast talaga ang laro na to dahil yung mga aggressive na mga players natin ay nagiinit na. And Oh My Venus ay magtatanim lamang ng mga bomba para hindi naman masyadong magulo katulad kanina. Parang nakakagulat na hindi natin nakikita sa Blacklist International yung ano, alaga sa gold lane. Talaga naipagsabayan sila dito pero sobrang sakit. Nako! Sobrang sakit talaga kasi nakuha na nga nila yung kill. Saktong-sakto. Yung Bracer Serang. Tapos double kill pa mula kay Yue. Ine-expect natin normal na agawan lang doon sa mid lane. Pero, normal na pagtanggal lang ng Lito, pero hindi. Nabigyan nung Appraiser Shot sa gitna. Parang early game pa lang, ganun na yung damage. Sakit. Sumakto din yung energy eruption coming in from Wise. Kaya yung taunt, kaya nila dinerecho kasi nagkaroon ng crowd control. Pero na natin kung makakontest ba, hindi na ang side ng Blacklist International. Talagang zinone lang nila at hindi na nila binigyan pa ng chance ang lumapit o sumilip yung Orca. Blacklist International in control of the early game. Medyo challenging nga to para sa Echo kung mapapansin natin. Early Oy! Game pa lang. Uy, sumobra ata. Parang ginawang omelet yung Diggie, men. Yun yung bravest fighter na magugulat ka na lang sa damage. At yun ang magiging unang kill ng Echo. Still a 700 gold lead para sa side ng Blacklist International. And ang interesting dito ay 3 kills na agad ang Blacklist. Parang hindi sila defensive in terms of their playstyle ngayon. Dahil din doon sa firepower na pwedeng ibigay ng Blacklist with this Diggie and with this Valentina. Kasi ang difference is dalawang mage. Dalawang naka mage emblem. So talagang mas tataas yung damage na pagdating sa early game. Pero ang difference dito is, pag kumunat na si Yawi, meron ang kukuha ng mga bomba, meron ang tatangke. Alam ni Yue, nakaramdam siya na maraming nag-aabang doon. Prepared yung kanyang mga dashes and the flicker just to escape that situation.
So alam mo na yung blacklist, nag-gauge din nila yung firepower na kayang ibigay ng Echo. Pero buti nga no, naka-impure rage nga, tsaka mystery shop. So alam mo yung damage siya pwedeng ibigay dito ni Oh My Venus, hindi biro. Kailangan talagang respetuhin ang mga bomba na nanggagaling dito sa The Queen. And for now, hindi pa nga nagsastock yan eh. Yun yung tipo na hinihintay pa nating sumakit mamaya sa late game. Pero kaya naman tangki ni Yawi so far. 25 seconds bago lumabas ang pangalawang pagong ng laro na to. Hindi pa naman ganun kalaki ang lead ng Blacklist International. Meanwhile, ang Echo, humahabol na sila in terms of damage. Dahil nandito na si Sanji, level 5 na rin siya. One level ahead though, si Yue. Oh, and yun yung crucial kapag Valentina against another hero. Kasi diba pag mas mataas ang level ng Valentina, mas magiging masakit ang damage niya. And again, for Echo ngayon, ang aabangan natin is kung paano magiging pagsunod sa team fight. Wala na yung feather to intersect ng Echo, kaya naman papalag dito yung Blacklist International. Nakuha din nila dito si Cartesi with a reverse time. Wise gets the kill. Edward naman dito, kamuntikang mahuli yung ibon, pero si Sanford babawi ng Bravest Fighter. Oh My Venus is down, pero mukhang wala silang retry holder dito para tumalag. So babawi nila sila dito sa kills. Edward naman ang next target, pero sobrang sakit. Oh! Nakapag-dash pa si Edward pabalik. Blacklist International, free turtle. Oh My Venus lang yung trade. San ka pa? Agent Zero with another good play. Nakahanap siya ng magandang flicker papunta doon. Tapos ginamit niya yung pangalawang dash pang exit. Oo, sumakto din na nandun yung mga ibang players or mga kakampi niya. Kaya nakasecure ng kill ang side ng Blacklist International. Dahil dyan, almost 5 minutes into our game time, 2.5k gold lead na agad ang side ng Blacklist. Now for Echo, kanina nakapwesto actually si Benny Cutie doon sa may turtle pit. Pero sabi niya medyo delikado at kailangan siyang tumaba later on. Kaya after that turtle objective or na nagkakaroon ng team fight doon sa may turtle pit, dumiretso na ulit siya sa top lane. Kaya naman in terms of gold, hindi ganon kalaki ang kaalamangan ni Super Red as compared to Benny Cute. Again, knowing these teams, parang hindi mo talaga pwede hindi pansinin kung paano yung movement ng marksman nila. Perfect game so far mula kay Yue. 3-0-3 on this Valentina. Lahat ng kill na hawakan niya at kalahati pa ng kills ay sa kanya napunta. Ito rin ang nakita natin mula kay Yue in game 1 sa early game. Pero mukhang itutuloy-tuloy yata nila ngayon. Naagawan dito si Carl TZ ng purple buff. Sanji naman dito. Lilipad lang upang maiwasan yung feathered airstrike. Super Red, plano nilang bigyan dito sa may badang itaas. And there goes the kill coming in from Yawi. Mabibigyan niya ng espasyo itong si Benny Cutie with a golden staff. Makakabasag pa sila ng Torre sa may badang itaas. Alam mo na iba yung plano ng Echo. Torre ang pinaprioritize nila instead of the kills. Oo, sumakto din. At sinabi natin kanina for the movement of Echo. Kitang-kita yun sa may turtle objective kanina eh. Dahil siya nagkakaroon ng space for Benny Cutie. And knowing Echo, masakita na natin later on si Benny Cutie na magiging part ng lineup. So kung ikaw ang Blacklist International, you have to convert other turrets. Kailangan mo makakuha ngayon against Echo para mas lumiit yung mapa o yung farming area for the Orcas. At napaka-delikado talaga na kapag nakapag-farm si Benny Cutie ay alam natin kung anong kaya niyang gawin dito. Pero 4 na segundo na lamang ay lalabas na ang pangatlong pagong ng larong ito. Blacklist International ang may kalamangan, pero mukhang mahihila si Sanford pabalik. Edward, going for the engage. Oh My Venus, low HP. Pero delikado si Sanford dito. Bawas shot, may final slash pa. Kaso nga lang natalian din. Oh! Sanford naka-atras, pero si Edward naman ay makakatanggap. Ang ganda naman dito ng Time's Journey for the extra shield. Carl TZ pa maaaring madisgrasya ay nahuli nga siya dito ni Wise. Napakasakit ang mga bomba. Kahit na sinasalo ito ni Yawi, talaga nagsastruggle pa rin yung mga orka. May concealed play, hahanap sila ng pwesto. Turtle, maaari nang ibigay. Pero Super Red naman ang magiging next target. Torre, ang plano nilang kunin. Pero medyo nahihirapan yung mga orka ngayon. Pagdating sa palagan, Edward, Agent Zero, pumasok na parang wala lang. Hindi man lang natakot sa dalawang miyembro. And that is a mega kill para kay Yue. Blacklist International ngayon ang namamayagpag. Snowball is real para sa mga agents. Blacklist International now holding a 3.5k gold lead. Napakagandang laro mula kay Yue. Still a perfect game at nahila pa nga yung isa si Sanford. Babagsak na naman. Yue 505 100%. Big emphasis on Yue again. Ang isang Valentina, kanyang passive is a primal force. Pag mataas yung kanyang
level as compared to the other players or other heroes, ibig sabihin mas mataas din yung kanyang damage. So that alone shows kung bakit lagi din siyang nakakapag shadow strike against the players of Echo. So pag nagpatong yung energy eruption, nagpatong yung shadow strike, dalawang taunt yun, ang hirap para sa side ng Echo na gumalaw. So ngayon kung titignan natin na item, 5.9k gold para dito sa side ng Echo, ang magiging struggle nila dito is kung paano nila i-convert uniform for Benny QT. So they have to create space for Benny QT or pwede sila mag-split push from time to time, but for Blacklist International, they know the strength of their lineup. And alam mo, ito si Benny QT na lamang ang inaabangan ng Echo na pag sumama na, sana makatunaw ng isa ko. So far, after a very good game 1 para kay Carl Tizzy, medyo nagiging mahirap tong laro na to para sa kanya. 0-3-1 right now for the two-time world champion. At ito talagang kapangyarihan ng isang Fredrin na kapag nakalapit sa'yo, parang ang hirap ng layuan. Ang hirap talaga dahil sa lagkit at doon sa kunat na meron siya. Even the damage coming in from a Fredrin, Blacklist International mas na-boost pa yung lineup na gamit nila ngayon kasi meron silang Diggy na kayang magtanggal dito ng crowd control effects using the Time's Journey. And also yung extra shield, ang laking factor. Hindi lang yung pantanggal crowd control yung malaking bagay doon. Kasi yung damage dito na bibitin mula sa Echo, ang laki ng gold lead na meron yung Blacklist. Kasi meron na rin yung meron ding shield itself yung yung Fredrin. So mas madali para sa kanya pumasok anytime. At kinagandahan dito, alam niya kung sa papasok kasi meron mga time bombs from Omay Venus. So Echo ngayon, they have to force to create a play kung gusto na i-contest yung Lord and Sanford is here already. Pumasok siya pero kailangan mo nang mag-back away. Bigay na ata yung Lord. Marami ditong ginagawa yung Echo na gusto nilang kumuha ng pick-offs pero natatakasan sila ng Blacklist International. Yung skill, nako-convert siya into nothing kasi hindi sila makakuha. Pero si Wise ata dito may ipit. Pero ito yung inaabangan ni Omay Venus. Nagpa-buy time lang sila. Si Wise naman dito, may backup na. Ang daming miyembro mula sa Blacklist International. And lahat naman sila makakasurvive. Pero may nag-aabang doon sa may bandang gitna. Andyan naman si Sanji. Kasama si Benny QT and si Wise! Nagkamali ka na dinaan ng iskinita! Dahil nakaabang yung dalawa. May Lord niya yung Blacklist. Pero kulang na sila ng isa. 1-for-1 exchange. Yawi para kay Wise. It's a 4v4. A level 1 Lord dito sa bandang gitna. Nandito pa rin si Yue para sa Blacklist International. A 6.2k gold lead. Kailangan ng defense. Pinasok na nga si Carl. Napakasakit naman dito na final slash. Even the damage. And tumama pa nga dito. Yung damage na inaasahan mula kay The Queen and godlike na si Yue. Sanji hindi na rin bibitawan. Pero mukhang magpupusyata ang Blacklist. This is a 4v3 situation. May minion sila na enough tumapos ng game. And si Yawi nakakaramdam din mula kay Edward. Ooh! Ang ganda ng angulo ng final slash para i-take down yung isa. And hindi pa tapos ang boxing. We will have our game number 3.